ko sa Book of Proverbs chapter 28 verse 13 hanggang 14. Basahin natin sa Ingles at isunod natin sa Tagalog. Ganito po yung ating mababasa. He who conceals his sin does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. Verse 14, blessed is the man who always fears the Lord, but the one who hardens his heart falls into trouble. Sa Tagalog, ganito ang ating mababasa. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahapagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay mapaparoon. Hindi ba ang dalit po yung sumandaling pumikit, muli tayo manalangin. So dito po sa ating pong binasa sa English, mayroong ginamit dito na o sinalita na he who conceals his sin does not prosper. Kung atin pong titignan sa Tagalog, yung salita kung nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Pero dito sa English, gusto kong pagdiinan natin. Yung he who conceals his sin, sabi niya, kung yung itatagalog natin, sino man ang nagkukubli ng kasalanan na meron siya, hindi siya mapagpapala. Amen? Ngayon, pinag-aralan ko po ito at pinagmulay-mulayan. Itong ating pag-aaralan ngayong umaga ay aking devotional noong July 28. Ayan. At i-deliver ngayon, ngayon ay August 6. Dito po, isang bagay o sa paksa namin na concealing sins, ang tema natin po dito sa verse na ito, mayroon tayong apat na reason na magmumula dito sa Proverbs chapter 28 verse 13 to 14. Itong apat na reason daw na ito, okay, humanda tayong lahat na dapat sa inyong pakikinig na walang binabasa dyan, hindi na kumubawa ng aking PowerPoint. Ano, kasi gusto kong naka-focus lang tayo, ano ho, sa ating take note at Bible. Ano ho? Sino po ang nakakalam at nakarinig ng isang awitin na inaawit na natin dito, yung awitin na ang puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman, ang lahat ng aking ginagawa ay hindi, sa iyo ay hindi lingit. Ano ho? Yan po ay biblikal na awitin kasi kung ating pong titignan, yan ay mula sa Book of Psalms chapter 139 verse 1 and 2. Yan yung inawit ni David nung matapos na siya ay magkulang, magkasala sa Panginoon, nagtago, nagkubli ng kanyang kasalanan at nung kanyang mapagtanto na hindi pala maganda, hindi nakatutuwa sa tingin ng Diyos ang isang lingkod, isang tao na nagkukubli ng kanyang kasalanan. Kaya nga kung pabasahin natin ang Hebrews chapter 4 verse 13, basahin ninyo, itignin ninyo sa inyong mga notes dyan, no, journal. Sabi ng Biblia, nothing in all creation is hidden from God. Itong Diyos na pinaglilingkuran daw natin ay Diyos na kung ano man yung ating mga nagagawa na hindi nakakalugod sa kanyang harapan, ano ho, yan daw ay, lahat daw lang yan ay hindi lingid sa Panginoon. Nakikita niyang lahat. Kaya sabi dito sa susunod, sa verse 13 pa rin ng Hebrews chapter 4, everything is naked and exposed before His eyes. So nakakahulugan, ang Diyos daw natin, siya yung may kakayanan na ang tao pwedeng magtago sa kapwa-tao. Pero tayong tao, hindi natin kaya magtago sa harapan ng ating Diyos. Ano ho? At sabi nga, ang anumang daw kasalanan o anumang kinukubli, itinatago natin na kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano ho?
kung yan ay kinubling, hindi na ihingi ng tawad, sino man daw ang gumagawa ng ganoon ay isang taong malalagay sa paningin. Magsusulit tayo. Kaya sabi dito, he is the one to whom we are accountable. Accountable tayo daw ay mananagot sa Panginoon. So, itong paksa natin na concealing sins or pagtatago ng kasalanan, ano ho, makikita daw natin ang kahalagahan. Ano ho, at kahalagahan ng pagiging open sa Panginoon. At makikita din daw natin kung halimbawa bilang isang Kristiyano, hindi tayo naging ganon ka-open sa Diyos, mayroon mga disadvantages, may hindi makakabuti. Ano ho, kapag tayo Kristiyano daw ay di natin ginawang maging matuwid sa laban ng Diyos. Ano ho? Okay, kaya nga sa mga sumusunod nating mapag-aaralan, ano ho, may apat na mga lessons na dito sa apat na ito, makikita natin at mauunawaan, ano ho, na ito yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. Ano ho? So ano daw ba ang apat na lesson na ito na itinuturo ng ating text na ating binasa kanina na mula sa Kawitaan 28:13-14. Inuulit ko, ang napukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Paano ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapabuo. So dito, mayroon akong unang-unang nakita. Itong salitang concealing sins, ano ho? Isang lesson na itinuturo dito sa atin ay upang hikayatin daw tayo na bilang isang tao, hindi mainam na tayo'y magtago ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang tanong, bakit hindi mainam, hindi maganda? Kasi isang bagay ang pinag-aralan ko, ang ibig kahulo sa bilid ng concealing sin, ito yung hindi simpleng pagtatago. Di ba? Hindi ito yung simpleng pagtatago ng sikreto. Kundi, kapag sinabing kasalanan, maraming kalabagay ang ibig kahulugan nito. Yung magtanim ka lang ng sama ng loob sa kapwa mo, sa asawa mo, sa kaperso mo. Yan sabi niya ang tinura, kaperso. Amen? Ay, hindi na po yung makakabuti sa atin. Simpleng sama lang daw ng loob, sama lang ng loob. Na kapag yung sama ng loob, hindi na deal, ito yung pwedeng mangyari. Hindi lang yung nandoon yung kasalanan sa loob, hindi lang na itatago, kundi ito daw yung magiging dahilan na itong simpleng kasalanan, kapag tumagal na ng tumagal, magkakaroon na siya ng power sa'yo na ito yung tatakit sa iyong paningin, na magbibistulang parang mag-screen sa iyong mga mata at hindi pa nang makakakita pa. Okay lang kung yung screen, di ba yung screen dito, yung parang may ganun-ganun namin, parang mga kulang-bula. Sa unang banda, nakakakita ka pa kasi screen lang. Pero yung screen na yon, dahil hindi mo na din yung kasalanan na yon na nandoon sa iyong puso, yung screen, kakapitan ng maraming dumi. O di ba sa mga pintuan natin, pagbago maganda, pero as long as nandiyan yan, kailangan mong linisan niya, kailangan mong pagpagan. Pagin po nita ako ng pagpag si Mami Kim, hindi ka raksawa ng tatakit, daknoy ka po. So ang kasalanan pala, gagawin niyang ang mata natin ay para may screen. Pwede may love, may mga posible na dapat mong makita, pero dahil may nakaharap, hindi mo makikita ang dapat mong makita. Kaya ang matindi dito yung screen,
naglagyan ng tubig hanggang hindi natin nadilyo yung screen na yun, nagkakaroon na yung paningin na may screen ay hahatong sa puntong parang black out ka na. Parang ang dilim na ng paligid mo. At dahil parang ang dilim na ng paligid mo, dahil hindi natin nadil, hindi natin naharap, hindi natin nagawang harapin kung anong meron doon sa loob, ito yung pagkakataon na sa isang tao, kahit nakangiti sa panglabas, pero yung nasa loob, medyo naghihinampis. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Dahil sa simpleng kasalanan, parang ikinutulak tayong buwang maging totoo sa karamihan. Nagkakaroon na ng pag-disguise, di ba? Sa vlog, mga content creator ngayon, marami pong ganon, charity vlog ang kanilang ginagawa bago tutulungan ng isang tao. Magdi-disguise muna sila, magsusuot ng sira-sirang damit, magpupunwari silang isang pulubing, hihingi ng maiinom, hihingi ng mga makakain. Kung sino ang makapagbigay, no? Yun yung bibigyan at babalikan nila ng tulong. May pagdi-disguise. Okay lang naman po kung gano'n. Pero itong tinutulong dito na pagbabalat kayo sa Tagalog, no? Kasi tinignan ko. Ito yung isang bagay na hindi magandang makita sa isang Kristiyano. Okay ang pinapakita natin sa labas, pero sa loob, hindi pala okay. Yan na yung nagagawa ng hindi pagharap sa anumang nagagawang hindi maganda sa harapan ng Diyos. Amen po ngayon? Ang ginamit pa nga po dito, hindi lang yung disguise eh. Kapag ang kasalanan daw na ito, hindi nahingi ng tawad, hindi parang ang puso, hindi napagaling, hindi napalaya sa kasalanan na yun, ito daw yung magiging dahilan ng isang tao ay parang magiging camouflage. Ang napipicture natin sa salitang camouflage, mostly ito yung ginagamit ng ating sandataang lakas ng bansang Pilipinas, isinusuot ng mga sundalo. Kung nakatapat siya sa mga kahuyan, ang may tumingin o kahit gumamit ng telescope, hindi sila makikita na may tao doon. Bakit? Kung ano ang kulay ng kapaligiran, yun din ang kulay nila. May camouflage, hindi mo alam kung sino siya talaga. Amen. Okay, yun po yung nagagawa, ibig kahulugan na kapag ang kasalanan hindi na-deal, hindi naharap. Actually, itong isinishare po, introduction lang ito ng isang paksa o sa pag-aaral sa seminaryo. Kasi sa seminaryo, mayroong paksa doon na pinag-aaralan ng mga doctor of ministry, mga mataas-mantas ng pag-aaral. Mayroon doong subject na Hamartiology. Hamartia means sin. Pag-aaral na patungkol sa kasalanan. Ano ho? Pero ito, hindi yun ang ating ituturo. Parang ito, pahapyaw lang. Na ito yung gusto ng Panginoon. Na dapat bilang sa Kristiyano daw ay kailangan mahikayat na huwag gawin magtago ng kasalanan meron tayo. Kasi i-block out tayo. Kaya nga po minsan eh, may mga ganong tao na kahit alam na nilang mali yung ginagawa, pero feeling nila parang proud pa nga sila eh. Bakit? Natakpan na kasi ang kanilang paningin, ang kanilang isipan, ang kanilang mga maling kanilang ginagawa. At isang bagay, ang ayaw ng Lord talaga, kasi ang Lord expected naman niya na po niya sa atin. At minsan sasabihin ng ilan, nobody's perfect, walang perfectong tao. Oo nga, walang problema sa nobody's perfect. Pero once na alam natin nagkasala tayo, yung humingi lang ng tawad at paglilinis.
paghuhugas ng Panginoon sa kasalanan nyo, napakalaking bagay sa atin bilang isang Kristiyano. Amen? Hallelujah! Kaya nga minsan may mga ganun eh. Nung ito yung aking itinuturo sa isang misyonary namin sa Calaucan City, meron na napagturo ko ako doon. Ako yung professor, pero yung estudyante ang nagtanong sa akin. Alam niyo po ba, Pastor, sa akin ganun, ang itinulugan niyang ating pinag-aaralan, kasi meron yung tinatawag na reprobate sin. Ano itong reprobate sin, Pastor, sabi niya? Pwede ba akong magbigay ng aking pananaw dito? Sige po, Pastor, sabi ko. Kasi ganun ang pag-aaral. Ang reprobate sin, sabi niya, ito yung kasalanan na sa isang tao, alam niya mali siya, pero patuloy pa rin ang ginagawa. Nung unang ginagawa ang reprobate sin, sabi niya, nagkasala siya ngayon, nung unang nahiya pa siya eh. Pero nung pangalawa, kunting hiya na lang. Nung pangatlo, yung hiya, kunting-kunti na lang. Hanggang dumating yung punto na yung kunting pagkahiya na wala na. Ang tawag doon, reprobate sin. Yung ginawa niya nung una, nahiya, kunting hiya, maliit na hiya niya. Nung nawala na yung hiya, kahit sinong tao nang makakita, walang hiya na siya. Patuloy pa rin at patuloy na ginagawa. At sabi niya, alam niyo po ba, Pastor, sabi niya ganun, may humkanta dyan. Oh, ito daw yung kanta, kinanta pa sa harap ng aming ano, kung kami ay nag-aaral. Gusto niyo kantahin ko? Oh, nung imitin kita, marami ang nagtaga. May nagsabi na mulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, sabi doon, amitin, di bali ng bulag, huwag lang magtaksil sa bulog ng damdamin ko. O, oh, tignan niyo, no? Yung parang awitin na yun ay isang awitin na may katigasan ang ulo. Kahit bawat sigilan. Amen? Oh. Yung pala ay isang tinatawag na record paulit-ulit kahit bawal. Labag sa kalooban ng Diyos, basta hindi lang daw siya mag-taksil sa bulong ng kanyang damdamin. Tignan ninyo, no? Pero dito, sa ating pinag-aaralan na concealing sin, ano ho, ipinapakita dito sa atin na mayroong klase ng kasalanan na yung una, tinatawag natin na sin of omission. Nagkakasal ang isang tao dahil hindi siya tinuruan na yun palang kanyang ginagawa ay hindi maganda. Ibig sabihin, ipinagkait ang katuruan na yun, ipinagkait ang isang pagpapayo. Alam mo na palang kasalanan niyo, bakit hindi mo itunur? Ang tawag pala doon ay sin of omission. Parang ito, gamitin mong example. Para yung aking membro sa Jesus Lord of the Harvest Ministries, hindi sila masaktan, hindi sila magtangko sa akin. Huwag mo na lang ituturo. Bakit? Kasi kapag itinuro ko ito, at nasaktan sila, mawawalan ako ng suporta. Ganun ba yun? Pwede yun. Ang tawag dito ay sin of omission. Dapat na sanang itinuro, pero hindi nila ginawa. Inumit. Yung word na umit. Yung parang dapat na nakasulat pero hindi maituro-turo. Bakit? Kapag itinuro ko kasi, maraming masasaktan. Pero sa palagay ninyo na hindi sa realidad ng buhay. Kung tama dapat bang ituro, ay kailangan kahit nasasaktan tayo minsan. Kahit masakit minsan, di ba? At least, ang isang madadala o mangyayari sa isang tamang pagtuturo na kahit masakit, sa una masakit, pero kapag natuto ang isang anak ng Diyos, mapapahalayak sa anumang ginagawa niyang hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen. Kaya ganito yung sinabi ng Biblia sa unang banda ng pagtuturo ng Hebrew 12 verse 11. Hindi tayo natutuwa sa pagtuturo ng tama
na salita ng Diyos. Pero kalaunan, itong tamang pagtuturo na bagamat sa unang banda, nasasaktan tayo, pero yung pagtuturo na yon na walang kinukubli, ay magdadala ng kapayapaan at masaganang pamumuhay. Amen? Kaya nga, kung ang bawat grupo, ang bawat iglesia, ito yung kanilang magiging pananaw, walang Kristiyano makakagawa ng mali pagkakasala sa Panginoon kapag lahat na ituturo ng tama. Kaya itong sin of omission, kanina mga pastor yun yung tinitignan, na ito yung, itong pagtuturong ito ay kailangan na may pahayag. Na ito pala, may mga ganon. Ang tagal ng mananampalataya pero may nagagawa pa rin siya hindi kahaya-aya sa harapan ng Diyos. Sa lahat po na nakakapakinig ng video na ito, don't misunderstand me. Kung tinuturoan natin ang ng sambayanan o bawal mananampalataya na sasakupan natin sa ating mga kapwa pastor, hindi pala natin alam na kahit matagal na palang mananampalataya, gumagawa ng isang gawain ng Kristiyano, pero minsan may mga ganon na sa kagipitan, lumalabas talaga kung sino sila sa harapan ng Lord. O, may mga ganon. Sakit dito, sakit doon. Pachit up dito, pachit up doon. O nang walang makita kung anumang findings ng science ay napakabang advice. Ang panalang doktor sa kailangan mo. Walang may napunan, nagpakunda, wala ka. Malit mamot, si Kristiyano. Ito, ang tinutukoy ko, hindi na kalalagi yung nanay namin mismo. Ako, pastor, na nakabatan ko si kayo, ito atan ko. Ano ating kagagawa yun? Sa kigilan Kristiyano, at tayo ay salitay Diyos. Akit minunuyo kayo linitan. Hindi nagtagal na yung pinuntahan, binapatikos ng maraming parokyano, bakit? At ay mag-ibagay, mga kayo kayo, taluran buko, ya, kumang chokes tubo, kami ang kabalag, gano'n namin ang pilag. Tatay, mampahabigit si kayo, yung gano'n nyo, sila ba ito ang kakabalag? Hindi, unor-unor maira. Ito, inibang po na ba si Antim si Runda? Abi, yung nangyotan, huwag po sa kayong Kristiyano. Dapat si kayo mangiwan-wan na duga, aliwan si kayo, ang buyo ron at aliwan kakabatan. Isan sa ikon to, na inibang po yung Hayro Kai, pati siya po lang ng ninyo ang mula, si Kondumit. Ayun na po lang dapat, ipahabigin si kayo ng mga bigkila o ng ninyo. Doon si Katong mismo at untay ibabaw na ipipilit yun wala sa tiyo. Hindi po maganda yon. Kaya nga dito sa atin, sa kung ang ating pag-uusapan ay ang sound doctrine, walang kinikilingan yan, mga kapatid. Amen? So para makaiwas tayo doon sa tinatawag na sin of omission, dapat alam natin, maganda ba itong gagawin ko? Biblical ba ito? Hindi ko ba nasasaktan ang puso ng Diyos dito? E kung babasahin lang ninyo sa inyong mga Biblia, basa-basa din ang person pag may timer. Amen? Yung pagsangguni daw dyan sa ganong klaseng bagay na yan ay isang kasuklam-suklam na bagay sa harapan ng Diyos. Ay salamat na lang nabubuhay tayo sa grasya. E kung tayo daw ay nabubuhay in the book of Deuteronomy and book of Leviticus, yung mga taong nasasaksihan na patunayan na gumagawa ng mga bagay na ganun ay papatawan ng kamatayan. Noong no little injection, nakalita rin ng chip, kuntong patikala. Andi, alam ninyo ang ginagawa nilang parusa, dadalhin sa liwasang bayan, parang plaza. Itiniklara ng itong tao ito ay masuwain sa Diyos. Sige, sabi ka naman, o, kumuha kayo ng kanya-kanyang bato, batuhin siya hanggang siya'y mamatay. Ganon sa Old Testament. Kaya nang kapag dating
ng katuruan niyo noong in the time of New Testament. Yung prinsipyo ganon daladala ng lahi ng Israel. Kaya nung ang isang babae na si Mary Magdalene ay nasumpungan na iba't ibang lalaki ang kanyang kinakasama. O ito naman si Martes at si Marisol na utos ng mga kalalaki at sige, matyagan ninyo ang babae ito. Patunayan natin sa mga pinunong bayan na itong babae ito ay marumi ang kanyang buhay. O, noong kung saan mo pupunta si Mary Magdalene na the prostitute woman, napatunayan na sa isang gabi dito natulog, sa isang gabi ganito, sa isang gabi. Kaya nung napatunayan, oh, ito na. Hindi lang sa isang mata napatunayan namin ang babae ito ay hindi nagkukontento sa isang asawa. Maraming kinakasama. At sinasabi ng Biblia, ng kautosan, sino mang maantuhan ng pagkakasala ay dapat siyang patawan ng kamatayan. Dapat siyang batuhin hanggang siya'y mamatay. Lahat sila nagpulutan ng tipak-tipak na bato. Tapos tinignan sila isa-isa ng Panginoon. Oh, sige, ayon sa kautosan, yan yung sinasabi, pero sino man sa inyo ang walang naging kasalanan sa harapan ng Diyos, siya ang unang bumato. Eh, hindi natakot silang lahat. Bakit? Lahat na lang mga lumampo, sila-sila din ay guilty sa kanilang pagsuway at pagkakasala sa Panginoon. Amen? Oh. So, ibig sabihin po, itong sin of omission, pwedeng iwasan. Kapag, una, siyempre sa pakikinig, sa pagbabasa, ano ho? Kaya nga po, ang kailangan natin sa huling panahon na ito ay yung tinatawag na sound doctrine. Pag nabasa natin, hindi pinapagawa, kinakayawan ng Panginoon, iwasan. Kung alam natin na tamali tayo, yung paghihiman lang natin ang tawag, Lord, sorry. Di ba tayong mga magulang, kahit na ano ganun kakulit yung mga anak natin? Ano ba minsan, nakatagi lang talaga, may preaching ng pastor no. Sige nga, almalay, kuno nung maminsan, so nanay, tuwangan. Dahil sa minsan, nandiyan likas sa mga anak at mga bata, ang kakulitan, minsan, mas priority pa nila ang paglalo kaysa pagsunod. Wait, adik di may gagalon to, huwag man layo. Kaya ba, tao kilang tao, gato'y kinya, oh man. Kasi nanay, magka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 k
natin, aminin man natin o hindi. Ang amin ay gandan mo, amin ay gandan mo, kapagawad hanggang sa to eh. Kasi kaya ni gandan, sika'y manggawa na yung gandan mo. Katulong mamisan, wala mo man, ingandan mo, in salita, ang pamumulo, eh, sika'y manggawa, pastor, anong ano, si Oman. Oh. Kaya nga, minsan, yung mga pain dyan sa loob ng Diyan dyan. Pero ito yung bagay na nakita ko. Kapag natin yung gano'n, ng sama ng loob, kinausap mo ng puso sa puso, ng masinsinang puso, ano daw ba ang napaka-gandang mangyayari na bagamat may nandoon sa puso, pero nung nakausap, naiintindihan, mali pala yung kanyang inasal, mali pala yung kanyang inugali, tapos nung mapagtanto niya mali siya, suri la sirig. Sinasigiyon la bakla. Suri la sirig. Dati, suri la sirig, mami. Kahit mayroong medyo konting pain o sakit doon sa loob, kapag nakita at narinig natin yung word na sorry, anong ating pakiramdam? Yung pakiramdam na iibsan, nawawala. Amen. Amen ba? Ganoon din daw sa ating Panginoon. Kapag alam natin na mali tayo, humihilang po tayo ng tawad sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi dito po sa sin of omission, siguro sa tanang buhay natin, simula lang tayo maging Kristiyano. Nabasa na natin from cover to cover sa Biblia, narinig na natin na ipangaral na. So wala nang dahilan na hindi tayo makakasunod ng tama sa harapan ng Diyos.
Yan yung unang klase ng kasalanan. Ito naman, pangalawang klase, ito yung tinatawag na sin of commission. Yung alam ko na, naituro na sa iyo, pero hindi mo pa rin ginawa. Nagmatigas pa rin ang taong nyo. Commission, a sin that a person commits before God. Oh. Kaya nga, itong sin of commission at sin of commission, kung i-atin pong i-general ito, pag-uusapang buong buo, ang kasalanan po kasi ay mula sa salitang Hebrew na pishya. Na kapag pishya, tatlong bagay ka nagkakasala. Una, nagkakasala ka una sa Diyos. Pangalawa, nagkakasala ka sa kapwa-tao mo. Pangatlo, nagkakasala ka sa gobyerno na itinatag ng Diyos, yung ating pong verse of the month natin. Ang tanong, kapag nagkasala ba ang tao sa Diyos, anong klaseng kasalanan yun? Unang-una, nakasalanan na gagawa ng tao sa Diyos, rebellion, transgression, trespass. Kapag sinabing rebellion, paghihimagsik. Kasalanan, eh, mga maliliit lang na kasalanan. Kasiluman niya. Pagmamataas, yan. Mga simpleng bagay. Pero kapag pinagsama-sama mo, yung maliliit, simple yung malaki. Paglabag, pagkakasala. So alam na po natin na kapag sinabi pagkakasala ng tao sa Diyos, unang-una yung paghihimagsik. Paglabag at pagkakasala. Yung parang alam na natin, salita ng Diyos ito, gusto ng Diyos ito, ano ho, patuloy pa rin ang ginagawa at paglabag ng tao. So I believe na dito sa atin, hindi na tayo bago dito. Pero ang isang hamon lang, kasi normal sa atin bilang tao, hindi tayo excuse na kahit 36 years na po tayo mananampalataya, hindi pa rin tayo excuse, hindi pa rin tayo parang ito may excuse again, Tagalog, hindi tayo gagaya din tayo ng iba na pwede po pa tayong madapa, magkulang, magkasala kahit mananampalataya na tayo ng pagkatagal-tagal. So ang unang-unang babantayan natin yung nagagawa natin labag at hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, itong sin against men, ito yung minsan, no? Akala natin, sa kapwa natin, minsan may mga ganon, pabiro, pero nakakapanagin na pala tayo. Ano ho? Pero ang pinaka-major daw na ang isang kapwa-tao ay magkakasala sa kanyang kapwa-tao, unang-una, rejection. Oh. Merong vlogger, mag-asawa yan, na ang ganda ng kanilang, ang ganda ng kanilang vlog, nakakatawa, gulat-gulat mo, bantayan mo, pero yun lang pala, yung kanilang ipinapakita sa panglabas, ay panglabas lang. Nagpapasaya ng maraming tao, pero sila pala, bilang mag-asawa, mayroon na nabubuong hindi maganda. Nagsimula lahat sa isang pangyayari, dahil dito sa rejection. Kung napapanood ninyo yung pambansang Bulukoy, naikwento niya, panglabas lang po lahat yung mga nakikita niya. Pero sa totoo lang, sabi niya, nag-umpisa ang lahat noong itong aking naging asawang ito ay aking pakasalan, yung aking mga magulang ayaw sa kanya. Dahil ayaw pala doon sa napangasawa niya, nagkaroon ng rejection, nagkaroon ng underestimation, o bakit mo makakasalan yan? Kasi may una ng asawa, pangalaw na lang, may mga dating pinagkasama na yan. Bakit yan? At bakit yan ang pakakasalan mo? Walang pinapos yan, walang pinag-aralan yan. Hanggat yung simpleng bagay na yon, nung itong asawang babae na ito, nag-aral, nag-master, nag-doctorate, nakahanap ng magandang trabaho. Alam niyo, itong babae ito, nung aking napanood,
Kaya pala, yung nagawa ng rejection, kapag hindi mo na-deal, yung gano'n, hindi mo hinarap, makakalat o kakalat ang paghimamsik at paghigapi. Kaya pala, maski magulang itong lalaki, hindi pwedeng makapasyal sa kanilang bahay dahil dito sa sakit ng kaluban ng babaeng kanyang napakasawa. Kaya nung time na itong lalaki sa kanya, yan ang mga magulang mo na yan eh. Dahil mag-asawa na tayo, ako ang bumubuhay sa'yo, mas malaki ang sweldo ko kaysa sa'yo. Hanggang maaari, hindi ka pwedeng kumasyal. Kaya nga sabi ng lalaki, sa tutulang sa tanang buhay ko nung kami magsasama, kumot siya ang mas malaki ang sweldo, sunod-sunuran ako na maski magulang ko, hindi ko makausap. Hindi ko mapasyalan. Bakit? Galit na galit si Marites. Marites kasi ang pangalan ng kanyang naging asawa. So, itong sin against men, ito po ay lumilikha ng hindi magandang samahan sa loob ng pamilya kapag nangyayari ang ganun. Kasi kung Kristiyano tayo, kahit na mayroong kulang, mayroong hindi ayos, dapat ang rejection iniiwasang gawin. Iniiwasan ang underestimation. Ah, tanso na asawa. Napansakitin ka di risulto kung pandara na atang arumawa. May formula lang din, kasi story na rin, aki-aki din namin eh. At ano eh, so nasa ulo ka, hindi tayo, nagamamari ko. Kapawapaway ko ito, wala rin guwapo na ang asawa, yan, ni uncle. Okay, but mamantend up yung video. Kaya sa inyong mabas, sobrang mait yung mukhang hindi mamarigo. Okay, aga, ito nga, na may parang pasaguliro, parang gano'n. Mamamatay tao, parang gano'n, singamanag kubot ng ulo, kupang dami. Kapawapaway at pinta, kung ipukumpara ang ugali ng hindi gano'n kagwapo sa mga gwapo, masubrang bait ang hindi gwapo. Amen? Amen ba? So dapat hindi ginagawa ng natin yung gano'n. Itong sin against men, meron bang ganito eh? Dahil nireject ka, masakit. Amay ko mo, inkuro-kuro sublad. Ang bulin mo, tanjad puso. Ang gad, nabibilaya, kundi nga sa agunalimunan. So, naginawa ko yan to. Alam ko na agunalimunan, aming iraramay, totoo yan, kaaro, ka malapit at sika, sekwan mo, talulis, may sama ng loob ka sa isang tao, o pwede ba, na maging kaibigan ko kayo, okay, pwede. Dahil may kaaway ako, dapat kaaway mo din yung kaaway ko. Amen. Nakakaroon na ng controlling spirit or yung manipulating others. Yun yung evidence. Ang kaaway niya, ang kaaway mo, kaaway ng lahat ng kaibigan mo. So hindi naman po pwede ang ganun. Amen. Ano bilang wala kasabog mo, kahit yung kaibigan mo, huwag mo i-encourage na awayin din yung kaaway mo, ibang issue yun. Amen po ba yun? So doon tayo tumatakbo sa sin against God and sin against men. Pangatlo, ano ho, na bumubuo sa kasalanan ito ay yung tinatawag na sin against law. So hindi ibig sabihin na tayo po ay mananampalataya, Kristiyano na tayo. Pwede daw natin ipakita yung pagiging may takot tayo sa Diyos, may magandang relasyon tayo sa ibang kapwa natin kapag tayo ay sumusunod sa batas ng bansang Pilipinas. Kaya nga bilang Filipino countrymen, hindi dito natin pwedeng sabihin, hindi ko kasi alam eh ang batas eh, kaya hindi ko alam. O dyan na lang sa City ng San Carlos, may mga daan dyan. Kapag hindi kayo familiar dyan, hindi ka pwedeng dumaan. Oh, kapag bago ka lang dyan, may daan dyan na one way lang. Kapag dumaan ka sa one way, hindi pwede kang sasalungan. Eh dati, yun yung nakasanayan namin. Pwede kang pumunta dito, pwede kang bumalik.
Nung isang araw, ako'y bumalik, sabi nung traffic enforcer, sir, dito po ba alam na ito ay one-way road na? At sabi ko, last week po galing po kami dito, sinimulan po nung Lunes, sabi niya gano'n. Eh, isang linggo na ang nakakaraan. So sabi ko, sorry po sir, patawad po, babalik na po ako. Kahit ang lating lang yung pupuntahan ko, hindi ako pinapunta. Liber kayo sir, liber. Yung liber, dahil yun ang role, susundin. Amen? Kaya nga, ngayon po naiintindihan itong mga ganitong pagtuturo, walang Pilipinong dapat ignorante sa batas ng bansang Pilipinas. Oh. Sino nakakalam na ang mga kababaihan, mayroon tayong yung ano na batas against ano, law against women. Ay nga kahit mag-asawa kayo, magbirdugo kang asawa, yalaki, at munayari mo talagang sa asawa, mawa. Ang araw-araw yung ugaw, mga bata, totoo yun, na ang disiplina ng bata, minsan, sa pagdari ako, mahirap limang disiplina ko, no, na wala rin mo yung ugaw akin. Bawal ako nung lumutan sa ugaw. Ang sinasabing bawal ang pagpapalo, yung kahit saang parte. Pero no, dyan uban mo, dami ako na rito, pag-uban. Amen. Yun yung batas na hindi pwedeng paluin sa kahit saan parte ng katawan. Tayo mananagot sa batas. Kaya nga po, Romans chapter 13 verse 1 to 4, basahin namin sa Tagalog para ano po. Lesson number 1 lang po tayo, pero mayroon na po ba tayo tinatanggap ng katuruan. Ihinin pa, mga kapatid. Okay, Romans chapter 13, verse 1 to 4. Ang ating mababasa dito, sa chapter verse 1, ang bawat tao'y dapat kasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuting mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na magparusa sa mga gumagawa ng masama. Amen! Hallelujah! Yan po yung sa batas ng bansang Pilipinas. Ngayon, punta tayo sa batas ng Lord. Isa sa bagay na ayaw ng Lord makita sa isang mananampalataya, yung sinabi na pagtago, pagkimkim ng kasalanan sa ating mga puso. Bakit? Isang bagay ang napagtanto ni Haring David nung itinago ang kanyang nagawang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kahit anong panalangin niya, hindi siya pinapakinggan ng Panginoon. Kaya nga, naihayag niya ang isang katotohanan ito, Psalm 66 verse 18, if I cherish in my heart, sin in my heart, the Lord would not have listened. Kaya pala, sabi niya, patatipikasi, wala yung niyamot kong kasalanan ko. Napahamak si Uriah dahil sa kanyang ginawa kay Bathsheba. Yun ay hindi kinalimutan ng Panginoon. Pero nung matapos siyang humingi ng tawad sa Psalms 59, inawit niya yung created me a clean heart, O God, and renewed a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Sabi doon sa kanta ng sinulat niya, and restore unto me the joy of thy salvation.
So after David repented before God, yun, nung manalangin na siya, pinakinggan na siya ng Panginoon. Kaya pagdating sa verse 19, but God has surely listened and heard my voice in prayer. Amen? So bilang isang Kristiyano, hindi mo makakabuti ang pagkublik, pagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, kapag alam natin na kulang tayo, may nasabi tayo hindi maganda, may mga biro tayo, na alam natin, nasaktan natin ang sino man, mayroon lagi ang condition of forgiveness. 1 John chapter 1, verse 9 to 10. Kung ipapayag daw ng ating mga labi na tayo'y nagkasala, kasalanan sa ating Panginoon, siya'y tapat at banal na upang tayo'y lilinisin sa Panginoon sa lahat ng ating mga naging kalikuan. And sabi sa verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Kaya nga, kapag pinag-usapan itong paksang ito, lahat tayo minsan naging guilty. Walang makapagsasabi, ano ang kasalanan ko? Yan dapat kong ikaw na perdonad katawan. Amin tayo po noon ng kulang ng kasalanan ng arapay katawan. Amen? Oh, yun yung una. Na ang unang lesson dito sa ating text ay this encourages us not to conceal our sins. Wag hinihikayat daw tayo na wag magpubli na pagkakasala. Ama yung sa paglabad yan, inisip tayo, wala yung amis nga kinainisan mo, na kuman indil, awit-awit kuman, lidit-lidit kuman. Amen. Ako, meron akong naging experience na gano'n, parang hindi ko naman sinabi, hindi ko naman ginawa, pero dito lang, yung simple inis lang ba? Pero alam ninyo, yung simple inis pala, doon di gagawin mo, nung narunod na lalaman mo, man, magsasalita ka lang bukor, ano na po magsasalita sa sarili ko, aliwa man, Lord, sorry. Lord, sorry, alisin mo yun. Amen? Oh, yun yung una, nalisod. Hindi maganda, hindi makakabuti na tayo ay mabuhay sa pagkubli ng kasalanan. Kaya nga minsan, ugaliin din natin at posisyon sa loob ng tahanan. Wala lang maarok. Tuwa, walaikin mo, sinabaro mo, at kung ibabaga. Ibaga, i-confess mo. Sa ibabaro mo, kung si kayo, wag niyo, umala. Amen? Okay, number two lesson. Yung verse natin, tinuturuan tayo na makita ang kahalagahan ng paghingi at pag-amin sa ating mga pagkakasala sa first morning pa rin yun. Ibig sabihin, na kung tayo daw ay lagi at araw-araw namumuntisal, la araw-araw inaamin ang mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Ano ho? Bilang isang mananampalataya, ito daw po kasi ang isa sa pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi sa Indian, kapag hindi natin madalas ginagawa ito, meron yung tokso na kahit alam mo na ikaw yung mali, pero sasabihin mo, kaputi kasalanan ko, kaputi dapat mo ikaw na tento na at kinit katawan. Kasi yung pagkakaroon ko, ikaw ko tento na, hanggang kung balo, amen. Pero, actually, guilty na siya. Amen? Ang pagingi daw ng tawad sa harapan ng Diyos at maging sa kapwa natin, ano ho, ito daw yung ating tinatawag na Christian duty. Ano yung Christian duty? Mayroon tayong duty na kailangan gawin. Ano ho? Kaya masabi dito, while confessing and renouncing of sin is very important into Christian life. Ito yung tugon, because this is our duty to check our hearts constantly. Oh, sino dito? Yung may mga problema sa puso. Nagpatsika ka, wala ka namang sakit, wala namang talagang sira ang kalooban ng puso mo. Pero yun pala, simple lang. I-check mo lang, baka may sama na ng loob dyan. Eh,
yung kalimling mo na. Amen. Oh. Kasi sabi dito, ayon sa ating pagbubulay-bulay, because confessing and renouncing of sins is a sign of our genuine repentance before God. Amen. Oh, mayroon isang pagtuturo ang Panginoon sa 1 Kings chapter 8 verse 47 to 50. Na ang Lord, lagi-lagi kapag nagkakasala ang nation Israel, laging sinasabihan ang hari, ang mga propeta, yung salitang if they have change of heart. Kapag nagkasala sila, laging sinasabi ng Lord, okay, kung magkakaroon lang sila ng bagong puso. Oh. Kung sila lang ay manunumbalik at maglilingkod, kinilala sa akin, yun yung madalas na ginagamit. Hindi na po natin pabasahin. Pero alam niyo po, dumating yung pagkakataon na ang nation Israel in the time of Old Testament. Yung magkakasala ngayon, hindi ng tawad. Basta tuloy-tuloy pagkakasala. Hanggang humantong na ang kanilang mga puso ay nagmistulang parang may kalyo. Ang tingin ng Diyos sa kanilang mga puso. Kahit anong pangaral, kahit anong review, wala na, hindi na naaapektuhan ang kanilang mga puso. Bakit? Kumapal na. Nagaya ng kalyo yung kanilang pagkakasala. Amen? Kaya nga, isang pag-ahalintulad or illustration, ang repentant heart, God considering them as uncircumcised heart. Ano yung uncircumcised heart, Pastor? Mababasa sa Leviticus chapter 26 verse 40 to 43. Yung ang bayang Israel, pagtitignan sila ng Lord, ang gaganda, makikilsig, matitipuno. Pero kapag ang Lord tumingin sa kanilang puso, matindi itong uncircumcised heart na ginamit ng Lord. Pinamumugaran ng puso ng bayang Israel ng lahat ng mabahong bagay, maruruming bagay. Amen. Kaya nasabi dito, but if they will confess their sins and the sins of their fathers, their treachery against me and their hostility towards me. Magjam tayo. Ano? Then when their uncircumcised heart are humbled and deeply at paid for their sins. Oh, nagkasala sila pero hindi sila kinakakitaan ng anumang pagsisisi. Yun yung ayaw ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, bilang ating hamon, ano ho, and word of encouragement regarding this subject, ito yung bagay na ipinakita ng ni Haring David sa ating bilang mananampalataya. Okay. Nung matapos yung mapagtanto na siya'y nagkasala sa Panginoon, sumulat ng awitin yung sinabi ko na kanina na created me a clean heart, O God. Amen. Tayo po ba, kayo ba nating awitin din o sabihin kay Lord, kung puso lang pag-usapan, palitan mo itong puso ito na mapagtanim ng sama. Di ba meron ganon? Akala natin, ang tagal na sa loob ng pananambahan, no? Pero we must have to change our heart. Oh, yung matampuhin na puso. Meron yun. Yung hindi lang napagbigyan, nagtatampo na. Yung mga ganon-ganon. So sabi nito ay, wash me clean from my guilt according to Psalms 51, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night against you and you alone I have sinned. At kasala ko, Lord, pwede ba ang itong puso ko, palitan mo ng bagong puso? Kasi po, ang disadvantage ko ng hindi mapagili ng tawad sa Diyos. Ito yun, nawawala, hindi ang kaligtasan. Ang nawawala ay ang kagalakan sa kaligtasan. Paano ba natin masasabi
natin ang isang tao ay wala sa kanya ang ligaya, kaligayahan, kasiyahan ng kaligtasan. You are present physically, pero your mind and everything is absent. Yun yung ibig sabihin mo. Ang mga tao may joy of salvation, pumupunta sa araw ng panambahan kasi may meron siyang mithilig. I want to meet my Creator. Gusto ko siyang sambahin. Gusto ko siyang pasalamatan. Hindi yung nandito sa loob ng church, may mga ganun eh. Para lang hindi masabi na absent, para lang masabi present, pero yung diwa absent. Ito lang ang pagkasigutong na gandawa. Kagkabusan eh, kasi yung ito, nabos ka yung gawin ko, kaya may utang ko, paano kung bayaran, alam wala. Amen? So dapat, once na on, natin dito tayo, yung mga problema, mga pasanin, dalhin natin ang ipasakamay kay Lord. Para pagdating natin, ang Lord ang bahala na sa mga bagay na iyon sa mga buhay natin. Amen? That is number two, na reasons. Ano yung number two? Okay, this will teach us the importance of confessing and renouncing sin. Sobrang mahalaga po yun. Sa pag-aaral namin sa mga doctorate, sa mga masters, mayroon yung tinatawag na pictures of the church. Isa sa picture ng church ay katawan ng tao. O ano ba ang kailangan natin gawin sa katawan natin para sa araw-araw ay malinis tayo. Hindi tayo magkakasakit, araw-araw maligo. O kahit minsan, ang budalate, gano'ng ating taluran ako, kamaramas, okay na batman. Pero simpa may sakit, simpa doy, simpa, may duwal na iba magkatutan, akin. Doon tayo primigit. Sino po dito yung araw-araw, sa isang araw, pagkangisip, hindi siya agad umihi. Umihi siya after 3 days. Sa alam siya umihi ulit. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Pagkagising lang natin kahit sino sa atin, ang unang-unang nararamdaman ng ating katawan, pupunta tayo sa CR para umihi. Alam niyo po ba na yung pag-release natin ng daily renewing natin, it simply says, as a Christian believer, we must have to check and ask the Lord for forgiveness and cleansing. Kung si Kristiyano po nung huya, agamang gagaroon na perdona, alilinto, sinakatukon ng sakit, lapay nun maninit at kamakasiri. Ang sakit-sakit so gusto mo. Doon ka makasiri, siya kailangan rin sa katiter. Sinong gusto ng katiter? Ayaw natin yun. Amen? Yung kung kailan ka, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos ng normal, sa amo doon, ibubulalas lahat ng pagiging ng tawa. Hindi maganda yun. Para mas normal ang katawan ni Kristo, bilang isang Kristiyano, we must have to check ourselves daily. Kumusta kasi sa bawat po, sa inyong kamusahan, at Diyos akumplis po ko, at ko ay feel you, maminsan lang, di araryan, imbulbulag yan, agu-awa, halos aming tayo, ang gabi na trabahoan, gano'ng pusat-alang-pusat, ang malaguy-guy, lahat na magaan. Akin, ang gabo, lamod, panahon. Labay mong pagpasya, nakamakapasya, ako po, karan ako po. Kunin ang Panginoon dyan. Kasi sa bawat aspeto ng buhay natin, may bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Ito naman minsan, ang God peace po, umaalingaw mo ang mga hubot ng mga linder sa pagtumay sa kay linder. Si Karimiyota, mag-inis kira. Makainis kira. Makataaro ra, pero na nalagalay gusto ta. Alay, ang gano'ng talimukur kapot sa harapan na ang nakaradil na lang. Alam mo may umman naman. Kasi umman eh. Normal yan sa buhay natin, nakakahirap. Pero dapat, yan ay isang responsibilidad ng isang Kristiyano, ng isang tao, na kapag utang-utang, na huwag utang kalimutan. Na huwag sakit man, na huwag. Sa talaramaro, kaya hindi mo nang dala, pero andin. Diyan tayo nagkakamali, mga bets.
Musi katayo ng kautanan da, ang tayo nalimuanan, awa, ay dapat umakit na narilas tayo man. Amen? Ano maminsan, wala rami siniro ko si karanin, umbaro ka mo, masisipil niya, tantator, ang labi, atong kurang, ang kapuyo lutong, sinila sinil. Kasi kung itong balo, ng panahon niya, kapuli kurang, wala na awa to, gamang bayar awa. Amen? Bakit ko ito nasasabi? Kasi ako, hindi ko ini-excuse ang sarili namin, ang pamilya namin, mga pagkakakutan. Pero isang napakaganda, ang God mayroon, hindi ko iniwalang ibibigay. Tanggalo 5,000 utang kayo na alimbawa, sa pagkatanggap, 500 dito, 500 doon, yung pakunti-kunting 500, kung ilang 500 yan, matatapos at matatapos din. Pero ang hindi maganda, umutang ka ngayon, nakatanggap pa, hindi ka nagbayad, umutang ka uli, umutang ka uli, umutang ka uli. Sorry to use this word. So, kin mo. Problema na butil mo na kubunoyan, ang anti-kubon mo, namin ang nagdag sa atin. Isang segundo, si kayo, masisigil kayo. Ang yung natarusan, ay hindi mo, dapat, ang mga nangihiram din, dapat sila din mo umintindi awa. Wala mo man, ikutan na sa kay Bulas. Din mahalin lamay Bulas to, naging aburo na yung marunggay ang kaabay to ako. Hindi pa nagbabayad, hindi po. Hindi po rin mailgi yun. Ang akala natin, nasa pesa ko, okay lang yan, burn natin naman sila. Mapabur na kayo hindi, kapag ito yung lesson, we need to do what is right before God. Kasi sa ito ko kuno, yung nagawad to may responsibilidad to, na ano, pabulag-bulag, at least wala. Amen. Wala yung rason ng Lord, di iblis tong nainay, subilay mo akin. Ang tanong katawan, yaari wala ba niya, ayaari, so aakanan mo, aakanan mo, kailangan mo nun, so mangitin niya. Amen. Siya katatan niya, kung kayo utang niya, kami makawagin ito. Nang nangyulat ay ibang liya ko, ay ibang tan, yung narunutan ko, ang kami makawagin. Pero salamat naman lang, talagin, ang talagang makawagin. Agap na ng kape, agap na masyadong kin. Lord, kung po, ang tuso sa ilagay yung kin. Itan mo kami marunan na labi, ang nang wala namin iisipin niya. Yan ang narunutan niya, man ang kami makawagin. Sarap ko yung pampainawayo kami yan. Bakon kami na buwas yung walang kasilmin at kami apuya. Amen? Kasi yung utang ato ha, ay utang tan. At si katayura yung walang puso. Ang willing niya mambayan. Amen? Hallelujah! Oh, tatuara lang, nasumsumpal na yan. Hindi mo 1 minute lang ha. Inukulit ko lang mo, at kayo nalis, at kangangayong agaw ha. Kapangamit, hindi inutuyo. Inutuyo po ay may inutay ng simba. Tanaw mo na inluto. At imbaga kinitir kung sigal ko patanda kayo ang to, sulit na nga, ang to, sulit na observasyon ng inyo, nagluluto. Inutuyo po. Inutuyo po. Ang pinagkaiba lang sa ordinaryong bigas, itong ibibigay natin mamaya, ipaluwag yung limay 1.5, yan, ano, mga imanwalwa, nasa ito lang itan. Pero nandang niyo mga italo-italo kasi wala nang po, wala siya nang makalusot sa kiyang kilata. At tayo matayawasan kasi hanggang ang kagilata, ang gilakurasan, pero basta nagkaroon niyo, may dapat yung kaloon. Basta ilagay mo doon, pakuloyin nyo ng pakuloyin. Kasi nga ang tayo na nakikatan na may vitamin to, kasi nga nga nakasubli, kasi katoy iwag-wag doon, itiwalan ito, hanggang manliw-liw lang imay. Inlutuyo. Sarap kung may ilaong champurado o tinatawag yakini, Lord. Antigawan tayo, ibakon tayo yan. Limang kahon niya para sa lasosya ugaw. Nakanta, medyo problema tayo, oras na managluto, mamisang bisira awa. Eh, kanya-kanya pinalutod ka, kungan nyo. Di ba? Pero ang ganun tayo, masami. Amang labat, maaaraw ko ugaw, ang may sinanong agda,
sarili pa yung amun. Patulong kami sa ayaw, niluto yung sarap yung isang lingit, nagpipignol, pungkwantura. Pero masami iya, imabalagod si kayo. Nung ako po iyan natan, wala rin man nagbuwas noong next Sunday. So pati akawa na san sato iya pa ng linggo daw. Natan, tigda duwara natan. Tigda duwara. Pero man kung buti na linggo daw, ang nakulang kami sa toy kasi siyempre, gusto pa niya mo, kasi katoy, naigdan, malaba. Amen! Okay, ito ang pangatlong lesson. Papaalalahanan tayo bilang sa Kristiyano na mayroong pagpapala sa pagkatakot sa Diyos. Kapag sinabing fearing the Lord kasi is more than a pleasure of God. Ito daw yung isang ugali ng mananampalataya na sa bawat araw may tuwa, kagalakang, basahin ang salita ng Diyos, alalahanin ang pangako ng Diyos, at sa punto niyon, kaya at doon magsisimulang mabubuli niya ang Diyos. Kaya nga Psalms 112 verse 1, praise the Lord, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Illustration to ya, the blessing here is the Lord is always with us and not the shaker. Sa lamay din ibabaga, no, wala takot tayong katawan ko, no, si katayong Kristiyano, gano'n wala'y subsubo, wala'y problema, pero hindi ka kayang daigid ng problema, ha? Daigid ng problema, yung buhay na pinagpapala at iniingatan ng Panginoon. Psalm 16 verse 8, I know the Lord is always with me, sabi ni King David. I will not be shaken, for He is the right beside me. Oh, kahit iwanan ka nilang once mo, pero ang Lord hindi nang iiwan kailanman. Si Lord, kapag pareho kayo ang lupipad, kumbaga sa imagination na nakakalipad tayo, si Lord, yung iba, pwede kang iwan sa ere. Matang ka, huling ko lang. Pero si Lord, hindi ka pwede iwan sa ere. Handa siya umalalay, umantabay sa kahit anong sitwasyon na meron tayo. Amen. Masaya po ba tayo dyan, mga kapatid? Na kahit iniiwan tayo ng sino mang pinagkatiwalaan natin, minamahal natin, kaibigan natin, katiwala natin, best friend natin, isama na si Kamaritis, Kamarisol. Pero si Lord, He never leave us nor forsaking us. Amen. Hallelujah. So itong pagkakaroon po ng lubusang pagkatakot o respeto sa Panginoon, ito yung magiging daan na magkakaroon daw tayo ng matinding pagnanasang sampahinsya sa araw-araw ng buhay natin. Amen. Last point lang. Amen. Okay. Lesson number 4. This lesson number 4 is a lesson where this will show us the disadvantage of hardening heart before God. Ang lesson na pang-apat daw, ito yung kanyang ipinapakita na mayroon o hindi nakakabuti ang pagkakaroon ng pusong matigas sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ito ang siyang nagsisilbing warning. Kung tayo daw yung parang may ganon. Halimbawa, antam niya na ganoon yung tindo ng katawan, pero ang mga din. Hindi. Hanggang yung kasalanan ko, agad nangyari yung ganoon ng tindo na. At sika ko, lalo sa katawan ang tingin, amen. Pero mayroong warning na ipinapakita dito. Kasi sabi ng ating text sa English, but he who hardens his heart falls into trouble. Mayroong kwento, mayroong isang pangyayari sa Book of Chronicles chapter 36. Last point na po tayo, madali na tayo matapos. 36 verse 11 to 14, mayroong isang binatang naging hari sa pangalang Sidikiya.
Itong si Sidikiya po ay nalulong bilang hari at the age of 21. Ano ho? Diwainan niyo, 21 naging hari. Ano ho? At siya yung namuno sa lugar ng Jerusalem for 11 years. Kaya lamang itong batang hari na ito ay kinakitaan ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ano ang kanyang ginawa? Pastor, ito lang naman. Siya lang naman ay may pusong mapagmataas. Una, pusong mapagmataas kay Jeremiah, the prophet of God. Pangalawa, nagkaroon siya ng pag-ugali, hindi lang na mapagmataas, kundi naging rebelde sa kay King Nabucodonosor. Para bagang ang ugali nitong batang hari na ito, sino ba kayo para igalang ko? Kung hari kayo, hari din ako. Ganon. Amen. Kung mayaman kayo, mayaman din ako. Ganon. Kung ano nagagawa yung nagagawa ko din. Kaya lamang, ang bagay na nakita ko dito, kahit hari siya, pero bata siya kaysa sa iba. Kahit hari siya, kailangan siyang magpasago, humingi ng payo sa mga lingkod ng Diyos, kagaya ng Prophet Jeremiah. Amen? At isa pa, na kanyang naging pagkakasala, bukod sa mayroon siyang pagmamalaki at pagmamataas, kay Jeremiah, the Prophet of God, at kay King Nabucodonosor, na kanyang kapwa hari din. Sabi pa dito, isa sa kanyang ginawa, who had made him take an oath in God's name. Sabi niyang gano'n, na nangangamo pero hindi niya ginagawa. Kaya nga, ang tingin sa kanya ng Diyos, sabi dito, ay he became stiff neck. Sino dito? Yung nakaranas ng stiff neck. Yung humiga ka, yung hindi ka kumalaw-galaw, pag-gising mo, ganun pa rin. Bakit? May stiff neck ka. Ibig sabihin, kailangan mo pang pwersahin ng pakunti-kunti. Ito yung naging kaso ni King Sidikiya. Nagkaroon ng stiff neck. At yun yung matindi. Hindi simpleng pagka-stiff neck, kundi nagkaroon ng ano? Apektado sa puso. Ibig sabihin nun, yung stiff neck ay illustration ng matantalkar sa tenerto, kanda at pangkasina. Hamay to, yan ang nanggapugap ko to, kapgabat to kani. Mainis, malingaling ako nung nasabat ko kakawa. Pero nung imaman, huyo, pagko matal-tal ko sa buto. Agad lingaling ako. Amen? Yun yung naging kaso niya. At bukod doon, yung kanyang pagka-stiff neck, pagiging proud, dumiretso sa kanyang puso, na yung kanyang puso mapapakumabagabi ay naging kasintigas ng bato. Amen. Hanggang dumating yung punto na maski ang Diyos hindi na niya sinasangguni. Amen po ba yun? So, ibig sabihin nun, itong klase ng taong kinakita ang parin ay example kay King Sidikiya, ano ho, ay hindi maganda sa buhay natin. So, Proverbs 29 verse 1, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without reading. Naalala ko, marami ng payo sa batang hari na ito, pero hindi siya nakinig. Hindi siya nagpapumbaba. Pero isang hamon na kanyang kinaharap dahil sa kanyang hindi makikinig, ano ho, kahit tinuruan siya, nire-rebuke siya, hamon sa atin, bilang isang Kristiyano, mga magulang ko at mga kapatid, na hindi daw pakikinig sa payo ng lingkod ng Diyos, ng government kung mayroon man, ito daw yung magdadala sa atin sa ikapapahamak natin na walang review sa inang Biblia. Amen. Kaya nga po, bilang isang mananampalataya, balikan natin yung ating pong katawagan na dito sa ating church, dito sa Jesus Lord of the Harvest, we are the watchmen of Yahweh. Ibig sabihin, tayo po yung magbibigay ng payo. Ano,
naniligumad so suffering, panunutan. Pero si katayo, alimbawa, pinanunutan na tayo, aliway, ginawa tayo na alimbawa. Anto, so reaction tayo. Wala na nga rin makasyang abdalabay man eh. Pinayo ang murakin eh. Siyumpa kayo ha? Siyumpa ka! Mimbro ka mo nalang ha? O mimbro ka mo nalang ha? Karapatan mo yung mga ipagad siya. Si pastor, si mga bagad siya. Aliwa ko muna akong man. Amen! Kasi bilang watchmen, kahit hindi tayo pastor, mga sisters and brother, kuya, ate lang tayo. Pero we have the right to become a watchman. Sa aniling to, mag-traveling kayo pareho. Mantuin lamanaya so dalit na tricycle to. Bilang ikaw, nandita, anong gagawin? Ay, brother, brother, baka pwede dito mo. Baka pwede kang masagasaan, pwede kang madisgrasya. Ay, ano yun? Ni mantuin lang, sukin nyo, mantuin lang dalit nyo. Ang napapansin. Amay to, oh, yan ang nambaganda, tanong mapahamak lamanaya. Wala kasi karapatan to. Ang kami karapatan mo, yung mga na, na-disgrasya ka ba yan kung ipibabalik man to kasi. Di ba, sa ikon to, ay, thank you po. Salamat po, nakita nyo, mapapahamak na pala kami. Ay, salamat po. Oh, dapat ganon. Sa buhay, lahat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kasi alam nyo po, kapag hindi natin nagawa ang katawagan natin bilang isang watchman of God, ito yung sinasabi ng Ezekiel chapter 3, verse 20. Kapag nagpakasama ang isang taong manuwid, sabi ng Panginoon, magsasalita nito, ilalagay ko siya sa pamamin. Mawawalan ng kabuluhan ang mabuting ginawa niya noong una at mapamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Di ba? Nakakatakot. Kaya kapag medyo na nagidiskarel tayo, we have the right to each everyone of us. Ate, panunod lang ba? Naroon kay Diyos, ang muliling manay katawan. Nung maminsan naman, wala yung manyagaw ako eh. At si, ikaw ko, pag-ailatan, nililingwan yung manay katawan. Hoy, kami karapatan, nung magbagay siya, tanggalo ka muna ate, ako nalilingwan ng Diyos ka dito. Ate, after that and saman. Pero nung ma-revive siya, ma-encourage siya, kaya luwang may ginawang manaya. Ang may taktak sa ang kumakit ka ito. May brother ko, may sister ko. Amen? Noong pinanunutan na tayo, kailan mang mangingitan ng man, ay, salamat yung panunod mo. Brother, sister, aki, anta, inararuma. Ako naliling mo na ni Epikasi, konti lang, walang sabay. Aki na siya baka, noong natin ka, darabag natin, kung natin ang model, kid, anong ko? Inilang abong to, then TV ko naman ayaw. Amen? Grabe mo pa naman. May italismo, saan na po tayo umatin? Then abong ko, ganito ni, abong ko. Sabi ba mga, ganito po kita church? Nakakasino natin, abong ko. Pag ibabagad siya man, tanong abong niyo, so mapigil sa panyo, walang problema yun, kasi tawagan niyo, ang mga preacher, hindi yung detulay niyo. Doon yung sakit, kasi kapit tawag niyo. Amen! Nuhuli pa ka sa iyo, sikat ako! Pag-ibig, sikat ako! Nuhuli na kayo, sikat ako! Alam mo ba, umang, nasa ating nato naman ngayon sa bigla-bigla ay sarap to, kasi kayo ibang biglasi. Maminsan nasasakitan mo yung pastor niyo, tanggalong wapo. Ang sakit mo. Ang sakit mo, umanal para sa isip kami, wala, pastor na, gawa. Dala-dala ng datayin na rin, yung huniha, dyan mo ulit sakit natin, kaya patak, parang wala may cancer ko, katika. Sige-sige mo mo kaya, ang may ni huniha, ang gabong kapotan, sige mo na kan, siyempre tapos to kalan kaya, ka makahindi. Kasi ang sakit-sakit mong balo, kapat na kalabat, wala yung uman. Kita mo kasi, kasi nilalay na yung uman, awa. Diyok labak namin. Akaman nagawad si katayo sa'yo, pupuntong ko dyan, we are all the watchmen. Kaya sabi dito, ngunit kapag pinayuhan mo, ang siyang pinayuhan mo, siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Kaya pagkantayin katawan sa'yo, para makan natin ang hati ni Lord.
Kaya ang itong ating bansa mula sa ating verse. Okay, Proverbs 28 verse 13 to 14, ang nagpumuli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mabalat ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas na ulo ay mapapuhod. So kung tinanong tayo sa summary, the first lesson, this will encourage us not to conceal our sins. Huwag magtago ng kasalanan. Pangalawa, itong na-lesson, this will teach us the importance of confessing and renouncing sins. Mahalaga, hago-hago, hindi nang tawad sa Panginoon, aminin ang dapat aminin. And lesson number three, this will teach us that there is a blessing in fearing the Lord. And last but not the least, this will show us the disadvantage of hardening hearts before God. Ginamit ko yung will kasi yung bago pa lang natin pag-aaralan. Pero dahil na natapos na, na-encourage tayo, naturuan tayo, napaalalahanan tayo at lalo higit ipinakita ang kahinaan ng pagnaging matigas tayo. Amen? So I believe with all my heart, mga magulang ko, mga kapatid, hindi tayo excuse. Kung ganun ang di mananampalataya, ganun din tayo. Kung sila minsan nagdadapa, maaaring minsan madapa din tayo. Pero ang pinagkaiba, kung sila nagdapa, nanatili sila nakadapa at hindi bumangon, tumalikot sa pagkakasala, ang pagkakaiba natin, lumagsak man tayo ng isang bisis, lagi-lagi ang alahanin natin na nandyan lagi ang Lord ang muli tayo itatayo. Amen? Kaya yung awitin natin at nangakuha'y manalig na tutong ng magtagumpay. Tapos ang ikoro sa atin, kung nanghihinay, pinalalakas. At nangako'y bumabagsak, sabi doon sa awitin, kamay mo'y lagi nariyan. Dahil ganun po, kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga po, last verse na. Yung favorite verses namin, Pastor Mim, sa Isaiah chapter 1, verse 18. Ano ang ating mababasa doon? Kung alam natin, tayo po ay minsan ay may mga ganong isyo sa buhay natin, lagi natin aalalahanin. Ito yung mensahe lagi sa atin ng Panginoon. Sa Psalms 101, verse 18. Halin kayo at tayo'y mag-iwanagan, sabi ni Yahweh. Gaan man kapulaan yung mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo at ubula. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang hangin ng lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimaksik, tiyak na kayong mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Amen. Kaya ipapalapagan natin ang Lord. Hallelujah. Huwag naman nag-exist tayo kung ilang okay, sa kapalabago ako, mababa sa ibang mga churches.